Hi, Sweet Souls! Welcome sa ating channel, sa ating Sweet Souls for Jesus channel. At sa unang episode na ating church vlog, hayaan nyo na itour namin kayo sa JSOS Christian Church. Yan. Ito po ang aming church dito po sa Angon, Rizal, Philippines. At saktong-sakto kasi ngayon ay February 12 at bukas, February 13, officially po mag-start na ang reconstruction ng aming church building. Wow, grabe. After ng 3 decades ng pananalangin, finally po, God provided lahat ng mga kailangan para mapagawa na po ang ating church. So, samahan niyo po kami. Tour po namin kayo sa ating church. Yung someday, makita po ng mga next generation ng aming church mates kung paano naging faithful si Lord sa ating physical building na ating church. Tara, tour tayo! Siyempre, bago tayo pumasok na aming munting church, ayan, tingin muna tayo sa taas. Ayan. O, kanina ko lang dito napansin eh, nanilipat pala to dito. So, itong tarpaulin na to, way back ano pa to, mga 2011 pa to, 2013 pa to. Ayan. Pinagawa to ni Pastor Joe Takadena. Siya po yung aming senior pastor. Bagamat 2 years ago na siya umuwi sa Panginoong Jesus. Ayan. Isa to sa mga legacy niya kasi nakalagay dyan yung mga main visions na binigay ni Lord sa kanyang heart at pinasa sa ating church. So ito yung mag-welcome sa atin sa ating munting church. Tapos, doon naman sa kabila, kung titingin po kayo, ayan. Ayan yung aming anniversary tarpaulin last year. Ayan, JSOS Christian Church. Ayan. At ngayon, tara, pasok tayo sa aming munting gate. Huwag niyo po i-bash yung gate namin na wala pang pintura kasi hindi mo na pininturahan kasi magkaka-construction nga eh, no? So tara po, pasok tayo. Ayan. Welcome! So, pagpasok niyo po dito sa aming church, ang sasalubong po sa atin ay ang gripo. Dito, mapakita mo yung gripo. Aming makasaysay ang gripo. Yan. Kasi itong lugar namin sa Rainbow ay bahain talaga ever since. So, may mga pagkakataon na pupunta kami ng church na baha. Kaya kailangan na maghugas ng kapaahan. Okay. At pagpasok po ninyo sa ating munting church, ayan, ang makikita ninyo ay una, kotse po ng in-laws na aming pastor. Pero bukod dyan, ito po ang ating garahe. Papasok sa ating church office and taas papuntang pastor's parsonage. At dito naman po sa ating right side, ayan. So meron tayong outer sanctuary na tinatawag. Noong unang panahon, ang tawag dito ay prayer garden. Kasi noon garden siya. May mga halaman, ganyan. Pero dahil maulan dito at mabaha, hindi nabubuhay ang mga halaman. So, kaya ginawa na lang siya outer sanctuary. Huwag niyo pong i-bash kasi medyo magulo po dahil nga mag-i-start ang reconstruction bukas. So, yun. And then dito naman, yan, meron tayong divider. Yan. So, pag tinanggal yung divider na yan, yun na yung ating inner sanctuary. Nandun doon yung ating church altar. So, every Sunday po, yan, pakita na lang kami ng mga videos, pero every Sunday, binubuksan yung divider na yan para maging, ano talaga siya, place for worship siya. Hanggang dito nga actually sa garahe natin. So, yun. Tara, pakilala muna namin sa inyo, aming mga kasama. Wait lang, interview natin sila. So, yan. So, nandito po ang mga pangunahing tao. Ilan sa mga pangunahing tao ng ating church building renovation. Part sila ng ating Ezra Committee. Nagkakwentuhan po sila, mga kapatid. Unahin po namin aming angkas boy. Ang aming purchaser. Ayan po si Arby. Hi, Arby. Hi ka naman to the vlog. Hi. Nakita niyo po, pinagandaan niya po yung hay niya. Ayan. Siya ating dakilang purchaser. Ayan. Tama ba ako, purchaser? Purchaser. Yun na siya po yung pronunciation ko. Purchaser. Okay. At sa likod ko po, mga kapatid, ang una pong ating kagalang-galang elder. Kita niyo po, si Tatay Boy Takadena. Siya po ay kuya ni Pastor Joe Takadena. At siya po yung nag-lead sa ating project na ito. Kasama po si Pastor Romel. Hello po, Tatay Boy. Kita niyo po si Tatay Boy. Tatay Boy, ma'am, mapapanukin ng 2 million peoples. Ito po si Tatay Boy. Ayan, ang nangunguna sa pagkaplano ng ating church building renovation. Dito, anong feeling na bukas mag-i-start na po ang ating reconstruction? Ang gulat ka, no? Masayang malungkot. Bakit may lungkot, Tay? Eh, siyempre, yung memory nung nakaraan, eh.
No, ito kaya nga nyo ginagawa to dahil sa ganun eh. But yung... Iyak na no? Iyak. Ay, sample naman iyak. Okay. Masaya pa tayo kasi. Oo, kasi yung pangarap matutupad. Yun, yun ang pinakamasaya ro na malungkot kasi yung nagpasimula nito hindi natin kasama. Pero masaya dahil bukas na mag-uumpisa yung pinapangarap natin. Yun. Thank you, Tatay Boy. Yan, salamat po, Tito Boy. Yan sa aming tatay at tito. Thank you, Tito Boy. Bago tayo magdrama, nakikita niyo po sa likod po ng ating camera woman ang aming pong lead pastor, si Pastor Ronald. At ito po hinintay niyong break sa life niya. Kailangan niya itong break na to na makita siya ng Philippines at ng Asia. Alam po, Kuya Pastor Ronald. Grabe na po on the spot ito. Nakita niyo po mga dugyot po ang itsura namin. Mga nakapambahay lang po sila. Pero pastor po at elder po yung mga nakita nyo at church leaders. Ito po yung Ron na kami. Ayan. So, hi Kuya Pastor. Nakita nyo po on the spot. Kuya Pastor, ano pong masasabi naman po ninyo na nandito na tayo sa moment na ito of history ng church? Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang itong ating matagal lang pinanalangin ay matutupad na. Salamat sa mga kapamuso, nakaisa rito. Maging natutuwa na tayo. Ako, Yaxi, medyo hindi po tayo to. Yan, salamat sa Lord sa dahil kumbaga inabot natin yung nakita natin nung panimula nito. Nung ako, actually 2004, panay puno pa lang siya, may playground. Pero part of growth yan eh. So meron kang, pag lumalago ka, lumalaki ka, meron kang aalisin. Isa doon, yung mga ganito nga, kailangan natin lumaki, kailangan natin lumawak. May mga wawasakin ka talaga. May mga changes na mangyayari to accommodate yung inaasahan nating pagpapala ni Lord sa atin through the souls na ating ina-evangelist. Kasi yun naman yung pinaka-purpose niyan eh. Kasi kung tayo-tayo lang, so pwede tayong magtiis. Pero we're envisioning to reach and evangelize, to disciple more people. And para tayo-tayo dito do, 'di ba, magkaroon tayo ng fellowship. Yan, kaya more than the building mismo, the church building, kundi yung purpose, bakit ba natin nilalakihan. So yun yung masaya doon. Yun, masaya, mixed emotion din kasi yun nga, alam natin na si Pastor Joe na siya yung, sa kanya nagsimula yung pangarap, yes, yung pangitain. Pero ang magandang bagay doon, hindi namatay. Mm-hmm. Diba? Pinagpapatuloy natin. And because of that, we believe that the Lord will really bless us and make everything, no, yung reality, yung mga pangarap natin. So, yun lang, ubos na ako sa salita eh. In fairness, pinagandaan po na ating pastor. And that's all for this vlog. Salamat po, Pastor Ronald. Makatago na lang yung ano ko, yung butas-butas sa mukha ko. Tingnan po natin ang editing skills ni Jonah. Thank you po, Pastor. Ayan. So, yan, salamat po kay Lord. So, yun na nga. So tara, ikutin natin itong outer sanctuary ng JSOS Christian Church. Tara! So dito sa ating outer sanctuary, nasa 50 yung mga kapamuso natin o mga churchmates natin na nakakaupo. So dito ngayon sa ating labas, ayan, makikita ninyo bukod sa seat space, ayan, mga lagayan ng mga upuan, meron din tayo doon na outer mezzanine, ayan, kung saan, ayan, medyo dugyot lang, pero yan yung storage area natin sa ating mga gamit, especially magilipat na, so dyan natin tinatambak. Tapos dito naman sa aking right, ayan, ito naman yung ating munting prayer cubicle, ayan. So, ito yung DIY prayer cubicle lang. Syempre, dahil sa ito lang sa ngayon yung capacity natin na ma-produce. Pero yun, ayan. Ang nagme-maintain ng ating prayer cubicle ay ang ating intercession. Huwag sa iyo, kundina. Ito po yung live po tayo, no? So,
nahataw ko kasi yung cortina. Pakita ko kasi sana to. Pero anyways, prayer cubicle siya, so maliit lang talaga. Ayan, pagpasok nyo dito, yan, nilinis na to kasi magkaka-renovation nga. Pero before, dito sa side na to, yan, may mga nakalagay dyan before na mga prayer request, praise wall kasi nakakapag-post ng mga praise items. Tapos, may fan tayo, yan. Tapos, dito sa ating bintana, ay, ito sana yung papakita ko, nahataw ko, mahusay. So, ito yung ano natin. Wait lang. Ayan po. Yan. Kalain mo yun. So, ito yung ano natin. Yan. Praise curtain natin. Isang dekada na rin to eh. So, offering namin to isang anniversary natin. August yun eh. Tapos, ang nakalagay dito is yung mga JSOS declarations natin ng mga churchmates natin. Na naglagay sila kung paano nga ba si Jesus Christ ang sovereign overcoming shepherd nila. Sige, hanap tayo ng example. O, sabi nung camera woman natin, buong panis ka, dali, exposure to be. Ayan, Jonah Esparcia, sabi niya, JS always the Lord sa kanyang buhay because he never gave up on me. Amen. Ganda, diba? Yan. So, marami tayong ganyan kasi nasa 120 people yung nag-offer ng kanilang declarations for the Lord. Yan. So, ito yung ating prayer cubicle. Ayan, medyo nabubulok-bulok na nga yan eh. Yan. Kaya salamat, Lord. Mapapalitan na siya ng mas magandang prayer cubicle. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, nag-uusap sila. Kita niyo po, on the spot po talaga tayo, mga kapatid. Ayan. Okay. Tapos, ito, kung mapapansin ninyo, sa ating church, even pagpasok natin sa ating inner sanctuary, may mga praise banners tayo. 2017 ito, yan, offering ito ng mga care flocks natin, mga discipleship groups natin, mga declaration ng praises kay Lord. So, halimbawa, dito sa isa, Jesus faithful forever. Ayan, mga ganun. Ayan. Tapos, dito din sa ating outer sanctuary, actually, ang vision kasi ni Pastor Joe before is ang church natin ay maging artist church. Kaya may makikita kayo here and there na mga tarpaulin designs, mga paintings, ganun. So, ngayon, kung titingnan nyo dito sa aking likod, ayan. So, meron tayong, yan, tagal na rin ang cross na to, more than one decade na rin ito. Okay. So, nandoon yung pangalan ng ating church at saka yung ating theme song. Tapos, Bible, syempre, kasi prayer natin na maging rooted sa Word of God yung ating church. And then, cross. Ayan. Kung mapapansin ninyo, yung kabilang side ng cross, hindi siya balance, ano. Yung isa ay pa-left side. Tapos, kakaiba rin yung side, yung ano, shape niya. So, ang vision dito ni Pastor Joe before is, syempre, tayo ay mag-reach out, umabot. Ayan, umabot. Kaya siya pa ganun. Tapos yung symbol niya na pag-curve yung dulo is parang infinite yon. So, ibig sabihin habang nag-exist yung church, mag-reach out lang, mag-expand lang, mag-reach out lang ng mga people, ng mga souls, and bring them to Jesus Christ. Yan. Kaya yun. Diba? Tapos, sa ligod, sa ilalim naman ng ating cross, sabi na pagod-god ako. Alam mo naman. Hindi na hinihingal ako. Nakatamatanda na tayo. So, ito naman ay 10th anniversary offering namin. Nag-10th anniversary kami. Ang church na ito ay ano na, 32 years na, yung talagang from foundation niya, 1992. Pero, dahil sa nagbago tayo ng name, ayan, actually 10th year pa lang natin last year mula doon sa bago nating pangalan. So, ito yung offering natin, time capsule mailbox, August 31, 2023. Sumulat kami ng mga letters sa aming future self, sa ating future church. Tapos, in 5 years time, bubuksan natin yan. At pararangalan si Lord. Ayan. So, dito naman sa kabilang side, ayan, ang ating Keflak Intercession box. So, ito yung ating intercession project. Tapos, may mga prayer boxes tayo. Yan. Laman ng mga prayer box ay yung mga major prayer requests for breakthroughs this year. Sa pinapag-prayer ng ating mga churchmates. At sa likod ko naman, ito, sabi ko nga may mga paintings tayo dito. Ayan, mga mural. Medyo hindi pa lang alam namin hindi ito yung ideal na pwesto dapat. Pero sa ngayon kasi dito siya safe. So, may mga murals tayo. Ito ay painted ng aming kasama noon, si Jasper. Thank you, Jasper, sa mga paintings. Praise the Lord. Ayan. So, yun. Tapos, punta na tayo sa garahe.
Ayan. At ngayon, i-tour naman natin yung ating inner sanctuary. So, ito talaga yung, kumbaga, pinaka lugar sa bahay natin bukod sa outer sanctuary. So, yan. Tara, let's! Yan, liit lang ng pinto natin kasi itinaas kasi natin itong loob dahil nga binabaha tayo. Kaya medyo ngalin yung height ng ating pintuan. Ayan, welcome sa ating inner sanctuary. Sa inner sanctuary, nasa 100 packs o persons yung kaya nitong i-accommodate. Medyo sikip nga lang, pero okay na rin yun by God's grace. So, dito tayo mag-start sa isang side na ating inner sanctuary. Kaya may cortina dito kasi, ito po ang ating DIY media booth. Yan. Hindi talaga namin ito pwesto, pero dahil nga magre-reconstruction na, nilipat na natin dito kasi ito yung pinaka-secured na place niya. Super DIY lang talaga itong mga to. And salamat kay Lord sa mga churchmates natin na nag-aayos nito. So, yan. So, hindi ko alam. Hindi ko alam pero alam ko eh. Mahusay. So, ito mixer natin. Yan. Sa biyahin dulo, mapapalitan to ng mas maganda. Yan. No, high-tech kasi medyo matagal na rin, matandaan na rin to. Yan. Tapos, may mga praise banners pa rin tayo. Kagaya na sabi ko kanina. Tapos, meron din kaming yan, personalized yan, na praise banners. Inoffer din to kay Lord last year sa 10th anniversary natin. So, bawat banner ay personal declaration ng bawat kapamuso natin o churchmate natin. Mga papuri kay Lord. Yan. Tapos, tara, mag-media booth tour tayo. Kala mo naman, no? Tara, G! Hindi ko alam yung sa audio kasi hindi naman ako dyan. Dito na lang tayo sa ano? Sa computer tech natin. So, karangkat ng computer tech, wala naman palang gamit. Wala pala kami gadget. Pasensya na. So, wala pala kami matutour. Pero, dito kami, ayan, yung ating munting computer tech team tuwing Sunday. Hindi lang siya ideal setup pa. Kasi nga, pag nagkakagulo tayo, yan, nakikita ng mga tao. Pero okay na rin, sa bago nating building, may sarili na kaming pwesto. Sa taas, praise the Lord. So, yun. Tapos, praise banners pa rin. Yan, dito naman ang ating, tour naman natin. Altar tour. So, ito ang ating munting altar. Ang aming temang kulay ay golden yellow. Yan. So, yun. Yellow gold pala. Golden yellow. So, drum set. Chanek. Salamat kay Lord. At may TV tayo. Ayan. Mga gamit nila. Ating cross. Syempre, symbol ng ni Jesus Christ. Yung ating Panginoong Jesus. And then, TV uli. Yan. So, papakita nila kami ng mga video ng actual worship time natin pag Sunday. Tapos dito naman sa kabilang side, yan. Ito, mga ano pa lang to, 2-3 years pa lang ata to. Yan. Ito yung dati naming media booth. Yan, DIY media booth. Salamat kay Tatay Boy. Yan, yung kanina na interview natin. Siya yung gumawa niyan. So, yun. So, again, ito yung ating inner sanctuary. Video montage, pasok! Thank you.
So yan, ngayon, syempre, itour din natin yung ating dating media booth. Do medyo messy na dito kasi nga, nag-start na kanina si Tatay Junior, yung tagagawa natin, na mag-alis ng mga gamit, kaya medyo messy. Pero, andito, pasok tayo. Ayan. Ayan, okay. So, ayan. Dito kami nag-media booth before. Wala ata kaming kuha. Wala ata tayong kuha, ano, nung actor. Pero, ang ganda talaga ang live. Ayan. So, sa side na to, ayan, makikita nyo, papasokin sa likod sa ating pastor's office, sa ating kids' room. So, ayan. Kaya sira-sira na kung makikita nyo, sira-sira na rin yung mga yan. Hindi na rin natin inayos kasi matindi yung problema natin sa bubong. Kaya hinintay na lang talaga natin na magkaroon ng reconstruction. Yan. So yun, in short, to media booth ay lagayan din ang ating mga gamit. Tapos yan, tignan na lang natin, ganyan. So sa future na kami, yan, let us be grateful kay Lord kasi natin pinagdaanan natin itong ano to. Pero, ay, next time ito tour na natin is yung bago na nating media booth. Praise the Lord. Ayan. So, itong ating church kitchen. Munting church kitchen. Actually, marami na talagang challenges sa kitchen na ito. Kaya nga, we looked forward na magkaroon na ng church renovation. Kasi ito, isa ito sa mga hindi na talaga maayos. Kasi butas na yung kisame. Butas na may problema na sa bubong. Kaya usually, ano siya, binabaha dito sa kusina. So, simple lang naman. Pagpasok dito, dyan, wag mo na masyadong ipakita yung mga ibang area. Pero, so, ayan. So, meron tayo syempreng lababo. Ito yung usually pinapasok talaga ng ulan. Kahit anong tapal natin, anong renovation natin, naghihintay na lang talaga siyang mapalitan. So, pag nagkaroon tayo ng church reconstruction simula bukas, isa ito sa mga tatanggalin. Yan. So, meron tayong church gasul. Hi. Say hi to the vlog. Ayan. Kaldero. Natinay. Ayan. So, yun. Yun lang. Gusto niyo ba mag-video montage? Huwag na lang. Ayan, so yun yung ating kitchen, church kitchen. At sa tabi ng ating kitchen, meron tayong hallway. Wala, may hall ba dito? Pero daanan, ayan, pag nakita nyo doon, tara, dito ka, oh, shikano konti. Ayan, meron tayo doong CR. Ayan, hindi na namin kayo tour doon. Doon na lang sa bago. Tapos, dito naman sa kabilang side ay yung ating entrance sa ating kids' room and pastor's office. Yo! Ayan. At dyan po nagtatapos ang ating unang church vlog, aka church tour. Ayan. At syempre, tapusin natin ng vlog na to ng una with the prayer na by God's grace, patuloy siyang mag-show ng kanyang mercy and grace sa ating muting church para talaga matapos yung ating church reconstruction. Kasi sa totoo lang po, step of faith pa lang itong ating ginawa kasi hindi pa buo yung kailangang funds para sa ating church renovation. Pero sinimula na natin kasi we believe by faith and by God's grace na yung mga kailangan pang millions para mabuo yung bagong church building ay ipoprovide niya as we step sa ating faith. Ayan. So, yun. So, yun yung prayer natin. At prayer din natin na hindi lang matapos yung church building, pero mag-grow din yung church as a people of God. Ayan. And syempre, tapusin din natin tong vlog with thanksgiving sa ating Panginoong Jesus. Lord Jesus, thank you po. Kasi finally, after na mga dekada ng pananalangin, nasa season na tayo na ibibigay na ni Lord yung pinaka magandang church building na meron tayo sa history ng JSOS Christian Church. So, yun, thank you kay Lord. Pero yun, alam kong vlog ito, pero allow me po sana to end this vlog with a prayer. Tara, let's pray, Lord. Jesus Christ, ang aming sovereign overcoming shepherd, we thank you po
sa chance na makapag-vlog kami ng ganito kahit po first time namin ito. Pero ito ay offering namin sa iyo, Lord. Sana maging living testimony ito, Panginoon, ng future generations namin para makita po nila kung saan mo kami dinala, Panginoon, throughout history ng ating church. Thank you sa gift ng new beginning sa church na ito. At pinapag-pray din namin lahat pa po ng mga anak mo sa planetang ito, Lord God, sa Philippines, na nangangarap din at nananalangin din na magkaroon ng bago nilang church building. Sana huwag po din po sila mawala ng pag-asa, patuloy lang naman nalangin at maniwala, Panginoon, na kapag kami nagsikap na gawin aming bahagi, you will do more, Panginoon, even the impossible. Bigyan mo rin po sila ng gift ng mga bagong church buildings na dinedesire ng kanilang hearts. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Yun lang, Bobby Sweet Soul. See you sa ating next vlog.